So, ayan po, inugasan na po natin ang gulay para sa ating ulam na gulay na may pritong isda. Ayan po, ugasan na po natin. So, binalatan ko po itong kalabasa dahil matigas po ang kanyang balat. Pero ang sabi po nila po, dapat daw po ay hindi ugasan pa dahil nandoon yung vitamina sa balat ng kalabasa. Pero comment down po kasi hindi ko naman po talaga alam po ito. So, ugasan po muna natin ang mga gulay ng dalawang beses para po matanggal talaga po yung kung meron ng dumi. Ayan po, nagrasa na po natin ang okra, talong, ating kalabasa. At susunod naman po natin sa paghugas ang ating alugbate. Hugasan din po natin ang ating alugbate na dalawang beses. Hugasan lang po ng mabuti. So, bago po ako naghugas nito mga gulay, ang aking mga kamay po ay naugasan ko na rin po. So, ilalagay natin dito sa ating laginan. Sumutin lamang po natin ito. At isusunod natin sa paghugas ang ating saluyot. Ayan po. Bubuksan natin po ito. Ayan po. Ang saluyot po ay masarap po ito. Dahil medyo madulas po siyang kainin pero masarap. Hugasan lang po ng mabuti gaya po ng banggulay. Hugasan lang po ng mabuti. Isang beses pa naman po itong hugasan. So, ilagay po natin sa magyanan. May nahalong alugbati po sa saluyo. So, ibuhos na po natin ito para sa ikalawang hugas. So, hugasin natin ulit ang ating kalabasa, ang ating talong, ang ating saluyo. Kailan po natin na gumamit po yung tubig. Pangalawang hugas na po ito. Tingnan po muna natin ang ating narito. Ito po yung huling dalawang hila po na ihalo natin sa gulay. Isa na po. Ito lang po yung ulam namin pero masustansya ang pagkain. So, medyo lulutuin pa po natin. Medyo po lang po siluto. So, balik po tayo dito sa gulay. Ayan. Hugasan natin. Ikalawang hugas po. Ating talong. Ayan.
susunodin po natin ang ating kalubati para sa pangalawang bagas po. Ito po ay pangalawang bagas na po sa ating kalubati. And then, sunod naman po natin ang pangalawang bagas sa gilid po. Tanok naman sa gilid natin ang pangalawang bagas po. Okay, buhos na po natin yung tubig na ginagamit natin. And then, simulan na po natin ang paghiwa ng ating mga gulay. Kaya po ng kalabasa, hiwain po natin yung kalabasa. Hiwain din po natin yung okra, yung talong. Yung alugbati po, hindi na po kailangan hiwain dahil pinagwalay na po siya sa stem. Ito na rin po yung ating saluyo. So, salit na po. Saglit lang po. Kaya lang kulisin lang po natin ito. Kunin lang po natin ang ating okra at talong para maiwanan po natin ang ating kalabasa. So, simulan na po natin hiwain ang ating kalabasa. Yan po, hiwain na po natin ating kalabasa. O, ganito lang po ang pag-iwa. So, depende po sa inyo. Siguro naman po, lahat po ay alam na po. Ganito ang pag-iwa ng kalabasa kapag ihalo natin sa ating gulay. Ayan po. So, pwede rin pong medyo lakihan po ng konti. Depende po sa inyong gustong hiwa. Ayan po. So, ganito lang po yung gusto kong laki ng paghiwa. So, dahil mag-init lang po tayo sa paghiwa. Dahil para hindi po tayo masugatan. So, pagkatapos pong mahiwa ang ating kalabasa, isusunod naman po natin ang ating okra. Ang talong. So, dahil po hindi talaga tayo chef, o talagang sanay sa pagaya ng mga professional na nagluluto po, hindi po tayo mabilis maghiwa.
Ayan, mag-iingat lang po tayo na hindi tayo masugatan. So, ganun lang po. So, tapos na po tayo sa ating kalabas. Nalagay na po natin siya sa lagyan ng okay, susunod naman po natin ang ating okra sa paghiwa. Ayan, okra naman po. So, ang okra po ay, kung ako po, tinatanggalan ko po ito dito sa may dulo, sa may ulo po, tinatanggal ko. Ayan, pati din po sa may dulo. Ayan, tinatanggal ko po yan bago ko po hiwain. So, depende po sa inyo kung gusto niyo pong tanggalan o hindi. Pwede rin naman po. Po. Then, pagkatapos po natin tatanggalan ng ulo at sa dulo nito, may hiwain na po. Then, so, depende rin po sa inyo kung anong gusto niyo laki ng hiwa. So, ako po medyo tamtaman lang po yung laki. So, balikan po muna natin ang ating prito. So, dito na po ito. Patayin na po natin. Hayaan na po natin dyan. Mamaya ang alam natin po. Para pag paglalagay natin doon sa ating dalatay. So, ayan po. Po tayo sa ating paghiwa ng okra. So, ganito lamang po ang paghiwa ng ating okra. So, ulitin ko po, depende po sa gusto ninyong laki ng paghiwa. So, tapos na po tayo maghiwa sa ating okra. Ayan na po. Lagay na po natin siya sa lagyanan. Then, isusunod naman po natin ang ating talong. Ganito po yung gusto kong talong pagkaihalo sa bulanglang po or sa gulay, sa pritong isda. Po. So, ganito lang po. Tanggalan natin ito sa kanyang bandang ulo. Abisan po natin siya dito. Then, tatanggalan din po natin yung kanyang parang ulo po. Ganun din po sa iba. Tapos po natin tanggalan ay hihiwain na po natin. Maaari din pong huwag na natin hatiin kasi tamtaman lang naman po ang kanyang laki o haba. Pwede rin pong isang buo, hiwain naman po natin pahaba. Kaya po nito po yan.
So, maiki lang po siya. Maliit lang po siya. So, diretsuhin na po natin pag hiwa ng baba. So, ulitin ko po sa paghiwa ay mag-ingat po tayo para hindi po tayo masugatan. So, ayan po. Inutol ko kasi medyo mahaba po siya. Okay. Ayan na po. So, lalagay po natin siya sa plato. So, lagyanan po. So, ito na po ang ating mga nahiwang mga gulay. Ayan po. Ito na po, iwan na po yung kalabasa. Ayan. Yung ating okra, iwan na rin po. Ang ating talong. Ayan. Kompleto na po. Ayan na po. Ayan na rin po ang ating saluyot at ang ating alumbate. So, babalik po ako pagka na-prepare ko na po yung kaserola na lulutuan ko po ng ating gulay na may pritong isda. Hello po, hello, hello po. So, ito na po yung ating kaserola ang lulutuan natin na ating gulay na may pritong isda. So, lalagyan na po natin ito ng tubig. Natin ng tubig. So, katap-taman lang po ilagay ng tubig na kansahin lang po natin ilagay natin tubig para po sa ating ilagay na. So, kapag medyo kumunti po yung kanyang sabaw, parin naman po natin dagdagan po ito. So, tama na po. So, ilagay na po natin ito. Isagay na po natin ang ating kaserola na ilagyan natin ng tubig para sa sabaw. Kaya na po natin ating grito para sa pag-save ng water. So, ayan po. So, pakuloyin lang po natin ang ating tubig sa kaserola para sa ating gulay. Ayan. Tapan po natin. Pag kumulo na po ito, lalagyan po natin ng kamatis, sibuyas. Yan po, handa lang po natin ating kamatis at saka sibuyas. So, isang sibuyas lamang po ang ating ilagay para sa ating gulay. Ay, kamatis pala po. At isang sibuyas. Kunin lang po natin ang ating sibuyas. Ito po ang ating sibuyas. Tatanggalin lamang po natin na sa plastic po. Ayaw po mabutas yung plastic. So, saglit naman po. So, ito na po ang ating sibuyas at saka kamatis, ilalagay po natin sa ating gulay. Pag kumulo na po yung tubig na sinalang po natin sa kaserola, ilalagay po natin itong kamatis at saka itong sibuyas. Pero bago po natin ilalagay, babalatan po muna ang ating sibuyas
lahat. Pagkatapos, hugasan po itong dalawa, yung kamatis at saka sibuyas. Pagkatapos, mabalatan yung sibuyas. Okay. Agad lamang po, babalatan ko lamang po itong sibuyas. So, pagkatapos pong balatan ang sibuyas, ulitin ko po. Ay, na po natigasan ang sibuyas at ang ating kamatis. So, ito na po. Balat na po yung ating sibuyas. Hugasan na po natin ito. Okay, so, tapos na po. So, hiwain po natin ito para po mailagay na po sa ating pinakulong tubig para sa gulay. Hanapin po tayo ng pesto. So, hiwain po natin ang ating kamatis. So, maaari din naman pong dalawang sibuyas o dalawang kamatis ang ilalagay niyo po. Ako po, isa lang, tig-isa lang po ang lalagay ko para po makatipid po tayo. Dahil po ang ating biniling sibuyas at kamatis ay tama lamang po sa isang linggong gamit po. Tig-isa po bawat luto. Sensya na po. So, balikan ko po kayo pagka mailagay ko na po yung mga gulay. Balikan ko po kayo. Ayan, ayan, ayan po. Pakulo na po yung ating tubig. Ayan. So, lalagyan na po natin ito ng asin. Yung tantya lamang po na paglagay ng asin. Yung tama po na hindi po siya magiging maalat. Ayan. Isa pa po. Ayan. Takpan po natin ulit. Ay, kumulo na po pala. Ayan po, kumulo na po siya. So, ang una po nating ilalagay ang ating kalabasa dahil po ang kalabasa po ay medyo, siya po yung medyo matagal pong maluto. So, unahin po natin yung medyo matagal pong maluto. So, kukunin na po natin ang ating kalabasa. So, ayan po. Lalagay na po natin ang ating kalabasa sa pinakulong tubig. Hoy, ngayon lang po, may nasamang okra po. Kunin lang po natin yung okra. Yan, nasama po yung okra. So, nailagay na po natin ang ating kalabasa. Pakuluin lang po natin siya at kapag medyo malambot na po, isusunod na po natin
ang ating okra at talong. So, magkasabay po, pwede pong isabay yung okra at saka talong. So, pagkatapos po ng okra at talong ay susunod po natin ang ating arubati at saka saluyot po. So, pakulin po muna natin ito. Tatakpan muna natin. So, yung sibuyas at kamatis pala po, isasabay ko na lang po ito sa okra at saka sa talong po. Then, pagkalunod ng okra at saka talong po, pwede na po natin ilagay ang prito. Ang pritong isda. So, ihanda lang po natin ang ating talong. Bukod po natin ang prito. Ito na po yung talong. Sasama ko na po siya sa okra. Sinasama ko na po sa okra at saka yung talong. Magkasama na sila kasi magkasabay po silang ilalagay po sa pita ko ng tubig. Kasunod po ang ating kalabasa. So, yan po. Kumukulo na po ang ating tubig na may kalabasa. Yan, kumukulo na po siya. So, ilang saglit naman po ay malambot na po ito. Isunod na po natin ang ating okra at saka talong. So, hayaan lang po natin siyang kumulo. So, balikan ko po kayo kapag lalagay na po natin ang ating talong, okra at saka yung kamatis sibuyas po. Ito po, ito na po. Titingnan na po natin. Ayan. Ayan, malambot na po ang ating kalabasa. So, ilalagay na po natin ang ating talong at saka okra. Yan po, nailagay na natin. So, ganun, haluin lang po sa ibabaw. And pagkatapos po, ilalagay na po natin ang ating prito. Yan po. Malinis po itong kamay ko ha. Nagugas po kanina. Nabalik ko na po yun. So, ayan po, ilalagay na po natin ang ating prito. Po. Ayan. So, ayan na po yung prito natin. Ilagay na po natin ang ating prito. Ayan na po. Tapos, ilagay naman po natin ang ating sibuyas at saka kamatis. Ayan. Ilagay po natin dito. Ayan na po. And then, takpan po natin ulit. Pakuloyin lamang po. And then, susunod na po natin ang ating alugbati at saka saluyot. Pagkatapos po, kumulo po ng konti na medyo malambot na po yung okra at saka talong. So, takpan po natin ulit.
So, ito na po yung ating kanin. Naka-ready na po para sa ating hapunan. Yan. So, yung kanin po natin ay kanina po natin yan niluto kaninang tanghali po. Sinama na po yung sa hapunan para po tipid sa gas. Yan po. So, antayin lang po natin kumulo at lumambot ng konti ang ating okra. Titingnan na natin po. Titingnan na natin po ang yan. Medyo malambot na po ang ating okra at saka yung talong. So, maaari na po nating isunod ang saluyot at saka alubate po. So, ito na po yung ating alubate at saluyot. Yan po. Tukwanin lang po natin ang ating alubate. Yan po. Sama na po natin siya sa saluyot po. So, ilagay na po natin ang alugbate at saka saluyot. So, medyo marami po yung saluyot at saka alugbate po. So, medyo umano na po yung kanyang sabaw. Mari po nating dagdagan ng konti pa pong sabaw. O tubig pala po, tubig. So, ayun na po. Nailagay na po natin ang ating saluyot at saka alugbate. So, iyan lang po natin ng konti para mabot po siya sa ating sabaw. So, konti na lang po yung sabaw dahil kanina po ito kumukulo. At saka konti lang po yung nilagay kong tubig. So, lalagyan po natin ulit ng tubig para po sa kanyang sabaw. Lang po natin ng konting sabaw. Konti lang po. So, ayan po. Tapos, yan po, nadagdagan ko po ng konti ng tubig para sa sabaw. Patakpan po natin ulit. At pagkatapos po kumulo nito, so meron pa po pala akong ilalagay po na so lalagyan po natin ito ng ating pampalasa. Ito. Ang pampalasa po natin. Okay, so lalagyan lang po ito ng konti. So yan po, nalagyan po natin. So takpan na po natin ito. Mamaya po tikman natin po ito kung tama na po ba yung ating timpla. So, tapakuloyin po muna natin ito yung saglit. Okay, buksan na po natin. Ayan na po ang ating gulay na may pritong isda.
Yan po, napaka masustansyang pagkain po ito. So, medyo ano na po, malapit na po. So, titikman po natin kung tama na po ba yung ating timpla. So, ayan po. Ayan po, ayan. Sarap. So, naalala ko po nung nandun pa kami sa probinsya, sa aming lugar, mga ano pa po kami, wala pa akong asawa, nag-aaral pa po kami ng elementarya. Sarap na sarap po kami dito. So, sa akin po, mas ano pa po ito kaysa lagi pong karne. Kailangan po yung ating pagkain ay meron din pong gulay, hindi lang po laging karne, gulay at saka isda. Tikman na po natin. Ang sarap. So, pwede na po. Patayin na po natin ito. Yan. So, ito na po ang ating gulay na may pritong isda. Okay, maraming salamat po. God bless.